Thank you, beloved preacher. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, malapit Jesus, sa iyong matamis at banal na presensya, iyong pinagawa sa basa namin sa araw nito. Salamat sa paglangis yung sa mga pag-awitan, sa mga puto, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, ang kitsalat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtog instrumentalists. Sa bibigay, salamat sa mga anak niya matatapat. At sa pag-aaral ng salita, malapit Jesus ko magpala. Sa ganakil ako magawa, umasalam ako sa inyo. Sa unang dalangin namin ginagalang, mahal na Pastor. Bless us once again, Lord, through your word. At aming sinasaway lahat, gawa ng kaaway. I bind you of Satan, in the name of Jesus. Demons and believe and doubts. Kasaw, kasaw. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. All the praises and glory and honor and power belong to our dearest Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to our beloved Pastor Evangelist Will D. Strad Almeida, the end time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanila mga beloved children. I'd like also to acknowledge the presence of the beloved in-laws, natin mga pastor, beloved daddy, beloved mommy. Welcome once again. Thank you so much for coming. Sa kanila mga kasama, mga beloved loved ones, natin beloved minister in-laws, na beloved minister Pogs. At sa lahat natin mga beloved preachers, beloved workers, mga web, sa ating control, sa webcast, sa ating mga webcast viewers, beloved retired general, Joaquin Bernabe, kasama natin, isa sa mga naligtas sa krusada. Thank you, General, for coming. And sa mga kasama, magandang hapon. At sa inyong lahat, inamahal, magandang hapon. Purihin at pagpalain kayo na ating mahal na Jesus. Kindly read the book of Matthew chapter 6, verse 33. Dito po sa aklat ni San Mateo, kabanatang 6, versikulo 33. Dalapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Topic for today is the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos. This is very important dahil napakahalaga nito, malaking kaugnayan nito sa kaligtasan natin. In fact, if you are saved, you are in the kingdom of God. Amen? If you are not yet saved, you are not yet included in the kingdom of God. So it is a must for the Christians to realize and understand what is the kingdom of God. Katulad ng binasa natin, sabi diyan, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kung babasahin mo yan yung mga preceding verses o pagkatapos mga talata na yan at tinutukoy ng mga bagay na ito idaragdag sa inyo ay mga kailangan natin sa buhay. Amen? Kailangan mo ng bahay, lupa, kailangan sasakyan, you need finances. Alam ng Diyos yan, na kailangan mo yan. Amen? Palakpakan natin, malapay, no? Ngunit bilang Christian, o anak ng Diyos, pag sinabi anak ng Diyos, minamahal, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Although we are created by God Himself, but we are not all children of God. Sabi ng Biblia. Magiging anak ng Diyos ka lamang if you believe the gospel of Jesus Christ, the power of God unto salvation. Ikaw na nandito, pinagpala ka na, anak ka na ng Diyos. Bakit? Naniwala ka sa Ebanghelyo ng kaligtasan. May kapangyarihan ang Ebanghelyo, hindi lamang salita. Gumaling kayo, nagbago kayo. May mga himala, may ebidensya, may mga signs and wonders.
May mga kababalaghan pinakita sa iglesia. Yan po ang patunay na nandito ka na sa totoong paglilingkod sa ating malapayan. Nasumpungan mo na ang katotohanan. Kaya, maraming, ibig sabihin, yun ang patunay na anak ng Diyos ka na. Kasi sa mga kinagis na natin panampalataya, Diyos din ang tinatawag, pero walang palatandaan. Sa Biblia, kailangan may ebidensya na totoo ang iyong paglilingkod. Amen? Praise the Lord! Kumbaga sa pera, minamahal, yung pera, makikita mo, mayroong tunay na pera, mayroon namang peke na pera, di ba? Pag hindi mo masyadong tingnan na mabuti, akala mo yung peke, akala mo pare din sa tunay. Di ba? The same is true sa katotohanan sa espiritual. Akala mo tumatawag din sa Diyos. Pero pag walang ebidensya, hindi yan totoo. That is fake. Kapinagpala ka, nandito ka sa tunay na paglilingkod sa ating mahal na Pinoy. Kahit na gaano pa kaganda ka ng mga simbahan, kahit mga katedral pa yan, pero wala doon ang presensya ng Diyos, walang himala, hindi nagbabago ang mga tao, hindi totoo yan. Kaya sa katotohanan, may katibayan. May kredensya, may patunay. Kaya sigurado ka na ikaw, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sabi ng binasa natin, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What are these things na tinutukoy ng Biblia? The material things that all the people in the world needed. Kasi bilang tao, marami kang bagay na kailangan mo dito. Di ba? Kailangan mo pa ng pagkain. Kailangan mo ng ganito. Ito ang kinahuhumulingan ng maraming tao sa mundo. They want material things. Walang masama dyan. Ang masama lang dyan, if you set aside God, isinantabi mo ang Diyos at pinurso mo yung mga bagay na material. Iyan ang masama. Sa Biblia, unahin mo muna ang Diyos. Bahala sa sayo. Alam niya ang kailangan. Amen? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. It is written not for the unbelievers. That scripture was written for the Christians. Unahin muna kaya ang kaharian, kaya ang katwiran, at lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa iyo. So, what is the kingdom of God? Ano ba ang kaharian ng Diyos? Ang malalim sa Biblia na ibig sabihin ng kingdom of God, the kingdom of God is the saving of souls. Ang pagliligtas ng mga kaluluwa mula sa kamay ng demonyo, sa kamay ng diablo. Dahil nakakalungkot ba sabihin, lahat ng tao sa mundo ay captive. Captive ng devil. Kaya ang tao masama eh. Kaya mga tao naging drug addict, naging rapist, maging rebelde, because they are captives of Satan. Ang Satanas na yan, yan ang nagpapasama sa tao. Walang tao na gusto maging masama, pero bakit ginagawa nila ang masama? Because they are captives of Satan. Sila'y alipin ng kaaway. Hindi nila kaya labanan ang kasalanan. Pero pinagpala ka. Nung nakarinig ka ng totoong ebanghelyo, pinangaral ng totoong man of God, at mga pastor, pinalaya ka ng Diyos. You have been set free from the hands of Satan. Ngayon, nagpupuri ka na dahil nakalaya ka na mula sa kamay ng kaaway. Dinaya tayo. Ginamit ang mga reliyon sa mundo para mga tao ipahamak sa impero. Pero pinagpala ka. You have been set free from the bondage of sin. Your names now are written in the book of life. Nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay.
because you believe the gospel of Jesus Christ. Kaya yun po ang kingdom of God. The kingdom of God, ang pagliligtas ng mga kaluluwa. Yan po karyahan ng Diyos. Pagliligtas. Kaya sabi naman po noon, unahin mo muna ang aking kaharian at aking katwiran at lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag ko sa iyo. Lahat ng kailangan natin kaya ibigay ng Diyos. Palapakan natin, malapakan natin. Amen? Sometimes we are worrying. Kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng ganito. Wala masama dyan. Ngunit, pag Kristiyano ka na, ang gusto ng Panginoon, unahin mo muna ang kayang kaharian. Amen? Diba? Madalas, inuuna natin sarili natin ambisyon. Pero pag, if you are a Christian, it is commanded by God that you have to seek first the kingdom of God. Unahin mo muna kayang gusto at alam niya ano ang gusto mo. Palapakan natin, malapakan noon. Amen? E, huwag tayo magkakamali dyan. Marami mga Kristiyano malungkot. May mga Christians na hindi tinutugon ang kanilang mga panalangin. Why? Because they set aside God. Isinantabi ang Diyos. Inuna ang sarili. Pero sa Biblia, pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Hallelujah! Idaragdag. Lahat ng kailangan mo, lahat ng prayers mo, pakikinggan. Napatunayan yan sa ating manapastor. Ating manapastor, nung tinawar ng Diyos, iniwanan lahat. Hindi basta-basta ang calling ng isang man of God. Pag tinawag ka maging prophet of God, you have to forsake everything. Iiwanan mo lahat to follow the calling of God. Iniwanan lahat ang kabuhayan. Naghirap. Walang pinapalayas sa mga nirerenta ng mga bahay. Inuusig. Tinataboy ng mga tao, hindi makabayad. Pero mga pastor, hindi po tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hinanap ang mga kaluluwa. After how many years? Totoo ang sinabi ng Diyos. Lahat ng mga bagay idaragdag sa inyo. Dumating ang maraming pagpapala. Amen? Dati walang sasakyan naglalakad. Ngayon po, hindi mabilang ang mga sasakyan. Totoo ang pangako ng Diyos. Pag inuna mo ang kanyang kaharian. Amen? Anong kaharian? The kingdom of God, ang malalim na meaning ng kingdom of God is the saving of souls. Kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka preacher, kahit hindi ka manggagawa, you should be part of the saving of souls. Dapat kabahagi ka ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Dito po sa Baliwag, ang dami nagre-request dito. Crusada, Bible study, dito ang Bible study, minsan sabay-sabay, dalawa sa isang araw. Hindi, halos din na po namin makayanan yung mga Bible study sa dami. Ang dami na request. Ha? Pati sa jail, may mga Bible study tayo. Makakagalaw ba ang mga manggagawa kung walang finances na gagamitin? Pati yung mga sasakyan natin dito kulang. Isa lang ang service natin sa church, nag-iisa. Pero may hinipo na Christian sa ibang lugar. Sabi niya, gusto niyo magkaroon ng dagdag sa sasakyan? Sabi ko, yun ang hinahanap namin. Yun ang prayer namin dito sa Baliwag. Magkaroon pa tayo ng dagdag sa sasakyan para magamit sa mga krusada, sa mga Bible study. Nakita kami doon sa Subic. Pinakita sa akin ang daming sasakyan. Mamili ka, sikulan, branyo. Sabi ko, libre ba yan? Hindi, may bayad dyan. Palapagan natin, malapagan. Akala ko, libre na. Pinapapili ako. Pero sabi niya, tutulungan kita dahil alam ko na kayo naglilingkod sa Diyos na buhay. Magkano monthly? Magkano gusto mo monthly? Sabi ko, kaya ba? 1,500? Ay, huwag naman 1,500. 10,000. Sabi niya, kaya? 1,500. 1,000. Isang buwan. Wala kami pang down. Sabi niya,
Ako bahala sa boss ko, hindi kayo magda-down. 10,000 a month, brand-new. Palakpakan natin, mga lapin. Ganyan ang Diyos kabuhay. Amen? Sabi ko, wala kaming hawak ngayon. Katatapos na ng krusada namin. May mga bayaran pa nga kami. Wala kaming, we have no cast on hand at this point in time. Sabi niya, ako bahala. Ganito lang ang requirement. Madali lang. Bank statements. Ano kami ang kuroon bank statement? Wala naman kami ng banko. Sabi ko, wala naman kami ng banko. Paano kami ang kuroon bank statements? Sabi niya, problema mo na yan. Sabi ko, madali na yan. Alam ko, maraming kapatiran na may banko. Pwede kayo magpagamit sa malapay noon? Palapakan natin, malapay noon. Amen? Madali lang yan. Hindi naman yung pera mo kukunin sa banko. Yung statement lang ng pera mo. Ganun lang. Para makakuha tayo ng sasakyan para magamit sa mga krusada at mga Bible study. Amen? Gusto nyo ba yan, inamahan? Parang mahina. Gusto ba natin yan? Palapakan natin, malapay noon. Hallelujah. Iyan ang kingdom of God. Kahit may sakripisyo ka kunti, medyo yung statement mo, medyo humingi ka, medyo konting sakripisyo lang, makakatulong ka na sa paglago ng gawain ng halapin noon at pagliligtas na maraming kaluluwa. Amen ba? Alam ba? Nung araw ko, nagsakripisyo nga tayo sa ulang kabuluhan. Dito, all your sacrifices are recorded by God. Lahat ng ginawa mo dito, naka-record sa mata ng Diyos, nakasulat sa Biblia. Pag Kristiyano ka na, wala nakatago. Lahat ng ginawa mo, pagdating sa langit, mayroon kang reward. Malapakan natin, malapakan, no? Sabi ng mga iba, akala ko ba pinagpala na kayo? Hindi nawawala yung mga nang nag-uusig eh. At nung araw pa yun, inuusig natin malapin. Even the apostles are persecuted. In fact, pinapatay pa sila nung araw, mga apostol. Pinapatay sila. Si Pablo, pinagutan ng ulo. Si Peter, ipinako ng patiwarek. Si James, pinagutan ng ulo ni King Herod. But in our time, hindi na kaya patayin ang anak ng Diyos. Palapakan natin, malapay noon. Amen! In our time, the Christians are triumphant. Sabi ng Biblia, I will give you power to tread on serpents and scorpions and over the power of the enemy. Nothing shall by enemies hurt you. Luke chapter 10, verse 19. Pakibasa. Pag malakas ang pananampalataya mo, walang demonyo kaya manakit sa'yo. Amen? Walang demonyo kaya maglugmok sa'yo sa sakit. Walang demonyo kaya magbigay ng kahirapan if you believe the power of Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Luke chapter 10, verse 19. Dito po sa aklat ng San Lucas, kabanata 10, sa talatang 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan ng inyong yurakan, ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang para ay hindi kayo maaano. 20. Sa talatang 20. Gayon may huwag ninyong kagalak nito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nakasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. 19. Upang yurakan ang mga serpente at mga scorpions. Ang tinutukoy ng serpente yan, mga bad spirit, mga demons. Ang tinutukoy ng mga serpente. Binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay, hindi kayo maaano. Diba? We have been given power to defeat the enemy. Malapakan natin, malapakan noon. Amen! Iba malungkot kayo. Hindi mo ba alam? Binigyan ka na ng kapangyarihan para talunin ang kaaway. Kahirapan, karamdaman, kalungkutan, demonyo yan.
Sabi ng Biblia, gawa ng kaawayan. Kaya mo talunin yan. You have been given the power. In the name of Jesus Christ. Amen? Kaya huwag ka dapat malungkot. Yung mga Kristiyano malungkot eh. Bakit hindi pa ako pinagpapala? Yung nakasulat ang pangalan mo sa langit, pagpapala hindi kaya bayaran kahit ilang bilyon na salapi. Malapakan natin, malapakan natin. Sa Biblia, there are two kinds of blessings. Dalawang klase ang pagpapala sa Biblia. The primary blessing and the secondary blessing. Mamili ka anong gusto mo. Primary o secondary. Ang primary blessing sa Biblia ay bunga ng Banal Espiritu. Mayroon kang kagalakan sa Espiritu Santo. Sumasayo ang Espiritu ng Diyos. Mayroon kang faith. Mayroon kang love. Mayroon kang long-suffering. Mayroon kang gentleness. You have the kindness. You have the fruit of the Spirit. That is the blessing, the primary blessing na tutukoy ng Biblia. Amen? Dapat mayroon tayo lahat yan. Pag wala ka niyan, baka wala kang gana magsimba. Baka wala kang ganang magbigay because you have not the fruit of the Spirit. But if you have the primary blessing, minamahal, galak na galak ka, magpagamit sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Yung iba naman, gusto ko secondary blessing. At secondary blessing, sinasabi sa Biblia, is material blessing. Anong gusto nyo? Secondary blessing or primary? Primary and secondary ang sabihin mo para bigyan ka ng Diyos. Hallelujah! Amen? Sa Biblia, ano ang hinihingi mo? Yan ibibigay sa'yo. God is very gentle. Kung ano hinihingi mo, yan ipigalob sa'yo. Kung ayaw mo magpapala, ayaw mo, di ka rin bibigyan. Pero kung gusto mo, bibigyan ka. Higit pa sa iyong hinihingi. Malinaw sa panasulatan. Kaya pag nahingi ka, unahin mo ang primary blessing. Then, the secondary blessings will follow you. Hahabulin ka. Ngayon po ang ginawa natin, mga pastor, kinalimutan lahat ang kabuhayan sa mundo kasi siyempre, iba naman ang calling natin, mga pastor. Iba naman ang calling ninyo. Kayo po'y tinawag para magsamba, mag-work. Ang duty mo is to give part of your income to the work of God. That is written on the word of God. Di ba pinangaral kanina sa pagbibigay? Si Prophet Elijah ay dumating sa isang lugar sa Sarepta, sa Bethlehem. Narinig sa pagbibigay kanina, di ba? Famine sa Israel. 3 taon at kalahati, hindi umuulan. It was written in the First Kings. Sinatibasay. Sinabi sa Biblia kanina, yung sa pagbibigay. Tagutom sa Israel. 3 taon at kalahati, hindi umulan. Kaya famine, nangamatay mga tao, pati hayop, mga pananim, walang tumutubo. At sabi ng Diyos kay Elijah, pumunta ka doon sa isang lugar. Si Elijah kasi wala nang pagkain, ilang araw na, nanghihina na siya, yung propeta. Sabi niya, pumunta ka doon, may isang bao doon, pakakainin ka. Palapagan natin, palapagan natin. Amen! Bakit hindi naghulog ang Diyos? Diretso kay Elijah? Pwede naman. Because He is a powerful God. Kaya niya na maghulog ng pagkain, pero hindi na ginawa. Sabi niya, pumunta ka, may babae doon, pakakainin ka. Ang Diyos laging gumagamit ang channel. He uses people to bless you. He uses somebody para tugunin ang panalangin. Ganun ang Diyos. Sabi iba, huwag na kayong mangaral ng pagbibigay. Manalangin na kayo sa Diyos para hulugan kayo ng papapala galing sa langit. Marunong ka pa sa Diyos. Ang Diyos na gumagamit ng channel. Palapakan natin, malapakan noon. Amen? Bakit ang Diyos gumagamit ng channel? Para yung ginamit niya, ibibless niya yon. Ganon ang Diyos. Those who have the willing heart, if you want to offer to the Lord, pag ginamit ka, inudyokan ka ng Diyos, huwag ka tumanggi. Ibig sabihin, pagpapalain ka ng lubusan ng ating mahal na Panginoon. Ano nangyari? Pagdating ni Elijah, sumalubong yung babae. Sabi ni Elijah sa balong babae, mayroong isang anak. Sabi ng Panginoon ng Israel, pakainin mo ako. Sabi ng bao,
ang aking pagkain, isang dakot na laman ng arena at isang patak ng mantika. Huling pagkain namin ang aming anak at pagkatapos yan, kami ay mamamatay. Tindi ng kahirapan at that time. Pero, baong babae, huling pagkain na lang, sabi niya, huling pagkain namin ang anak ko at pagkatapos yan, kami na ay mamamatay. Sabi ni Elijah, do not fear, huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon, bigay mo sa akin yan. At yung arena na lagi arena, hindi maubos ang mantika mo, hindi maubos hanggang ang Diyos ay magpadala ng ulan sa Israel. Totoo ang nangyari. Pinakain si Elijah, nakakain si Elijah, at pagkatapos, nung nagbuhos siya muli ng arena, kumuha, mayroon pang laman, hindi naubos ilang taon. Ganun ang Diyos. If you follow His commands, God, He has the unlimited resources. Walang katapusan ang kanyang resources. Sumampalataya ka lamang, maglikod ka, gawin mo ang kanyang kalooban at bahala ang Diyos sa'yo. Ganyan ang Diyos sa Biblia. Ayaw niya nang wala nang pananampalataya. Ayaw niya. Gusto ng malapin nun, nabubuhay ka sa pananampalataya. Habakuk chapter 2 verse 4. Kindly read. The book of prophet Habakkuk chapter 2 verse 4. Dito po sa aklat ng Habakkuk, kabanatang 2 versikulo 4. Narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo. Hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo. Hindi tapat sa kanya. Yung mga nagpapalalo, rabi sabihin, yung mga tao na nagtitiwala sa ng sarili, hindi na tapat sa Diyos yan. Kailangan sa Diyos ka magtiwala. Yan ang ibig sabihin yan. Yung mga nagpapalalo, sabi, kaya ko to kahit walang Diyos. Kaya ko gawin lahat ang bagay ito without God. Ayaw ng Diyos yan. Sino yung gumawa ng Titanic? Kilala nyo? Yung gumawa ng barko ng Titanic? Sino nakapanood ng Titanic? O, nanulod pala kayo, ha? Ang yabang ng engineer. Yung barko na Titanic, sabi niya, napakatibay, napakalaki, napakaganda. Kahit Diyos, hindi kaya raw palubugin. Huwag ka talaga magyabang sa Diyos. Isang pilit, isang kisapata, kaya ka ibagsak. Huwag mo talaga kalabanin malapay nun. Because He is the creator of the heavens and the earth. Lahat ng nagyabang laban sa Diyos, napahama. Kahit si John Lennon, di ba? John Lennon. Beatles, member ng Beatles, napakayabang. Dahil sikat na sikat sila. Siya lang sa sinabi niya, we are more than popular than Jesus Christ. Sabi ni John Lennon. Ilang buwan lang kata sa magsalita, binaril, patay. Huwag ka talaga. Ang dami. Marilyn Monroe daw. Sino yun? Marilyn Monroe. Ha? Magandang artista. Pinapanood mo siguro yun. Hindi, nilabasa mo lang. Okay. That's okay. Sabi ng engineer ng Titanic, kahit Diyos, hindi kaya palubugin. Dumaan doon sa iceberg, butas ang barko, lubog. Walang. Huwag talaga. Ayaw ng Diyos ng palalo. Gusto niya, tapat ka sa kanya. Hallelujah! Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. The just, the righteous shall live by faith. Ganyan dapat tayo. Gusto mo papunta sa langit? Gusto mo ang tagumpay? Mabuhay ka sa pananampalataya. Huwag kang mga arabyado ng iba. Hallelujah! Gawin mo ang otos at ang Diyos ang bahala sa iyo. God will bless you abundantly. Hallelujah! Amen! Very clear in the Word of God. The just shall live by faith. Pag hindi ka nabuhay sa pananampalataya, ang tawag sa atin, unjust. Pag just, may sinabing matuwid, nabubuhay sa pananampalataya. Pag hindi ka nabuhay sa pananampalataya, ang tawag sa iyo, hindi matuwid. Na?
Kaya alam ang buhay natin dito, yan ang gusto ng Diyos. Yung titiwala ka sa Kanya. Bakit hindi ka magtitiwala? Yung Diyos mo may ari ng langit at lupa. Sabi naman ang Pinoon, gold is mine, silver is mine. Akin lahat, bakit ka natatakot? Yun nga lang, pag naglingkod ka sa Malpinon, maraming pagsubok. So, subukin ka para tumibay ang iyong dibdib. At para lumago ang iyong pananampalataya. Dahil pag wala kang pananampalataya, we will never enter the gates of heaven. Makapasok ka sa langit because of our faith. Pinagpala ka, dinunangaral man, Pastor, you believe the gospel. Kaya nandito ka ngayon, ang iyong pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen? Yeah, may nag-uusik sa atin, akala ko ba pinagpala kayo? Oo, pinagpala talaga kami. Bakit? Ang aming pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Sa kanila kasi pagpapala, material lang. Kailangan marami kang pera sa bangko. Kailangan ang inyong simbahan, katedral. Kaya iba, pagandahan ng simbahan eh. Iba, tulisan yung simbahan nila. Tutulis eh. Diba? Pagandahan ng simbahan. Hindi naman ang building na dalhin sa langit. Hindi. Hindi na naintindihan. Ephesians 5:27, pakihanda. Ang perpektong simbahan dadalhin sa langit. Hindi na intindihan, akala ng simbahan, simento, katedral. Kaya pinaganda, iba, pinatulis pa para racket, para lilipad. Nagkamali kayo. Sa Biblia, ang simbahan. Sa Biblia, basahin natin. What is the church? Ephesians chapter 5, verse 27. Dito po sa aklat ang mga taga-Epeso, kabanatang 5, talata 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen! Ano sabi sa English? That He might present it to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Yung para daw dalhin sa langit, iglesia, kailan walang dungis, walang kulubot. So ano iglesia? Building ba? Gusali ba? Nagkamali yung mga reliyon natin sa buong mundo. Magandahan sila ng katedral. Grabe. Milyon-milyon halaga ng katedral. Pero walang kabuluhan. Sana tinulong mo na lang yung binasos mo dyan sa mga mahirap. Mayroon ka pang punto sa harapan ng Diyos. Amen? Dahil hindi naman dadalhin sa langit yung katedral eh. Dahil ang church sa Biblia, 1 Corinthians chapter 1, verse 1, yan ang church. Chapter 1, verse 2. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Ito po yung iglesia. Ito po yung church. Ano po yan? 1 Corinto 1:2. Ito po sa unang mga taga, Corinto, Kabanatang 1, versikulo 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag ng mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa lahat ng mga sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo na kanila at ating Panginoon. Amen. Do not get offended na mahal. Hindi po tayo nag-a-atake sa mga churches. Hindi po. Mahal natin ang mga reliyon, sabi naman ng pastor, na daya lamang sila ng kaaway. Lahat ng mga reliyon, kayo'y mga iniibig ng Diyos. Anong reliyon mayroon ka, mahal ka ng Diyos. Kailangan mo lang hanapin ang katotohanan. Sabi ng Biblia, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by Him. Isa lang ang daan patungo sa langit. Sino yan? Si Jesus Christ. Palapakan natin, malapakan on. Amen? Ang iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa makatuwid bagay sa mga pinagpaging banal kay Kristo Jesus. Ang iglesia pala ay pinapaging banal. Sino yan? Mga tao. Tayo, dating makasalanan. Sabi ng English, to the church of God, which are sanctified in Christ Jesus. Pag sinabing sanctified sa English, ang meaning yan, separated from the world. Iniwalay sa mundo ng kasalanan at pinagsama-sama
binanal, binago ng Diyos. Yan ang iglesia, mga tao. Palapakan natin, malapayan noon. Amen? The church is the group of Christians separated from the sinful life before. Pero ngayon, nagpupuri na. Dati ang dala, Armalite. Maliliyo gire, sa maliliyo gire. Nagpatuto kanina, NPE yan. NPE. Ako nag-NPE na ako nung araw eh. Siya, New People's Army. Ako naman, no permanent address. Wala kami matirahan noon, puro pagsubok. Nakalala ko ito, Tony Sinister SP. Naranasan ko yan. Sabi ko sa bilabil ko, maaga ako alas. Bakit? Relax ka lang. Iniiwasan ko kasi naniningil ang bahay. Natataka siya, bakit madilim pa umalis na ako? Hindi niya alam. Kaya ako umalis kasi may maniningil, alam ko. Mamaya. Pinagtatago ako. Wala kami pambayad eh. Naranasan ko yan. Sabi nung may-ari, kailan po kayo magbabayad? Sabi ko, next week. Anong araw? Sabado. Kaya Sabado pa lang, alas 4 pa lang, umalis na ako. Ganyan ang pagsubok natin. Pero sabi ng Biblia, katapos ang pagsubok, pagpapalain ka. Totoo. Amen? Kaya huwag ka matakot sa pagsubok. Pinaintulot ng Diyos yan para lumakas ang iyong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Eh, nagbibilang na kami ng bahay. Dami namin bahay dito. Pati ito, bahay namin ito eh. Palapakan natin, palapakan natin. Hallelujah! Dati pinapalayas kami. Ngayon, ako na nagpapalayas. Hindi, pinabahan, hindi po. Hindi po tayo nagpapalayas. Eh, ilang beses ako naglipat. Mayroong time na 5 times kami nakalipat sa loob ng 6 months. Grabe. Ganun lang mga trials. Pero, sabi naman pa noon, behind the tears, there is a blessing. Huwag ka talaga tasoko. Yan ang pag-uusik sa atin. Akala ko ba totoo kayo? May Diyos kayo. Bakit? Sabi nyo, pinagpapala kayo. Yes, pinagpapala kami. Kasi kami ay tagalangit. Yan! Sa kanila kasi, puro material. Puro nakatingin sa material. Wala masama sa material. Pero kung ang material mo, maging mitsa ng kaluluwa mo, kalimutan mo yan. Dahil ang Diyos, hindi po nagkukulang. Pag sumusunod ka, susubukin ka, pero bandang huli, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lami sa SB, nagtitipay. Narin yung patutuwa kanina? Nagtitinda na sila ng gulay para lang makakain. Naglalakad lang, siksikan sa jeep. Ako, naranasan ko yung sumakay ko ng jeep na sa pagsubok pa ako nung araw, mga 25 years ago o 30 years ago. Doon ako sa pinakadulo, sa malapit sa pinto, doon ako nakaupo. Kasi pag nakalingat yung driver, huminto, bababa ako. Kasi wala akong mamasahe. Ang sarap pala, yung masayang-masaya ka pala para sa trial ka. Di ba? Galak na galak ka kahit wala akong mamasahe. Bakit? Kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Naranasan ko nung araw, sakay ako, lalala nyo yung JB Transit. Abutan nyo pala, pa yun yung kulay pula. O, sino nakaabot yung JB Transit? O, ilan na nakaabot? Matagal na kasi yun eh. Yung mahabang uso, mga lumang sasakyan, doon ako sumasakay nung araw. Sumakay ako from Quezon Boulevard to Cubao. Ang pamasahe nung araw, 2 pesos. Eh, ang pera ko, pagdukot ko, piso lang. Sabi ko, naku, piso lang ang pera ko. Paano ko makarating lang? Eh, nakasakay na ako. Nandiyan yan yung konduktor. Nanalangin ako, Lord. Piso lang ang masahe ko. Kapikit ako. Pagdilat ko, mayroong piso sa sahig. Na, pinulot ko na ang konduktor, pamasahe mo, binigay ko, 2 piso. Kaya ng Diyos, di ba? Ganyan ang mga trials pag naglilingkod ka. Pero, pag nagpatuloy ka, isang araw, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Testimony ng mahal na pastor? Yung mahal na pastor natin, nung nasa pagsubok pa, kasi pag Kristiano ka, dadaan ka talaga sa trials.
Kasi yan ang susi. Iba takot na takot sa trials. Yan ang susi para pagpalain ka. Harapin mo! Kung umiwas sa trials, dapat matalo mo yan. Amen ba? Alam ha? Sa Biblia, ang mga magtatagumpay lamang ang makakapasok sa karyan ng langit. You have to overcome the trials, everything. Lahat, talunin mo. Para makapasok ka. Nandito ka na, sa katotohanan, tagalangit ka na, hindi natatapos yan. Magpatuloy ka. Kahit anong mangyari, tuloy ka. Kahit sino pa mag-usig sa'yo, huwag mong pansinin. Dahil tagalangit ka na. Amen? Naman na pastor, ganun din. Trials din. Wala maiupa noong araw. About 45 years ago, testimony lang. Testimony, ate mga pastor. Wala pa ako noon. Nasip ako dito, 1983. So, mga pastor, sabi nung, anong tawag doon sa may-ari na bahay? Kasera? Kasera ba yun? Kasera. Pastor, 6 na buwan na kayo di nakakabayad ah. Kailan ba tayo mababayad? Sabi nung pastor, next week. Next week ha? Walang inasahan. Ganun naman ang palataya. Next week. Pero wala na may inasahan. 6 months na. Pagbalik ng next week. Pastor, sabi nyo next week, dito na ako. Next week uli. Sabi nung kasira, pastor ka na sinungaling. Ganyan, minsan masasaktan ka. Pero it's okay. Bakit? Paglilinis yan. Wala pa ka natin, mahala pa yun. Amen? Pastor ka pa naman, sinungaling ka. Ganyan dito sa mundo. Pero pag tapat ka sa Diyos, isang araw, mapapahiya yung mga nanlalait sa iyo. Hallelujah! Amen? Pinagpala ka talaga, nandito ka sa totoong gawain na natin malapit. De, mala pastor, umahayo yan, umahayo. Pag uwi, malayo pa nakita niya, bakit ang daming karton sa labas ng bahay namin, inupahan? Kasi nalagay niya ng damit, puro karton. Ba't ang daming karton? Pagdating niya, lumalabas siya ng mama there. O bakit yung mga gamit natin nasa labas? Itinataboy na tayo na may-ari. 6 months na tayo, nakakabayan. Yan, tinapon na itong damit natin, nagkaalat sa labas. Sabi mo na pastor, o sige, nilipat tayo. Yan, palataya, ilipat. Walang hawak. Kailan, gusto ng Diyos, palataya ka. Hindi ba mangyari ngayon sa darating na panahon, mangyayari yung sinasabi. Gayan ang faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews, bago nituloyan, Hebrews chapter 11, verse 1 and 6. Pakinggan niyo mabuti, minamahal. Kayo ka muna sa likod. Pakinggan niyo mabuti. Pag mayroon ka pa ng palataya, isang araw, matindi ang pagpapala mo. Hebrews 11 verse 1, italon sa 6. Dito po sa aklata mga Hebreo, kabanatang 11, ang talatay 1, talon sa 6. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Talatang 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang takipagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Wala pa ka natin, wala pa yun. Hallelujah! Napatunayan na totoong salita ng Diyos. Pag sumampalataya ka, gagawin ng Diyos lahat ng gusto mo para sa iyo. Ngayon lang, may pananampalataya ka dapat. Ano sabi niyan sa verse 1? Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay at ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Katunayan daw ng mga bagay na hindi nakikita. Yan ang faith. Kahit hindi mo nakikita, nakikita mo na, nanhawak mo na. Yan ang faith. Wala pa, pero naniwala ka na nasa'yo na. Amen? Yan ang faith. Yan ang faith. God honors faith. Pag may faith ka, ginagalang ng Diyos ang panampalataya mo. Yan ay magaganap sa'yo.
Di ba? Di ba, totoo ko sa inyo, sa Pampanga, nandun kami nung araw, 10 years ago, nasa Pampanga kami, doon kami nakasign. Meron tayong kapatiran, ang kanyang bahay, kubo lang, pawid ang bubong, paggabi, ang bituin, kita. Ang kanyang katabi, mga milyonaryo, ang laking subdivision sa rich subdivision. Diyan, sa Pampanga. May rich, ano ba yan? Basta rich, meron. Ha? Rich town subdivision. Puro mayayaman nakatara doon. Pinakamababa na bahay doon, 10 milyon. Ang halaga. Malapit tayo sa chapel doon. Ang chapel natin, malapit doon. May kapatiran tayo sa kabila, doon nakatira sa gilid ng subdivision, squatter. Ang kanya bahay ay nipahat. Pag gabi, kita ang bituin at ang buwan. Pag umulan, naghahanap siya ng masisilungan, dahil bababasa siya. Ganyan ang trials. Pag Kristiyano ka, may pagsubo, pero may pagpapala sa huli. Amen? Sabi niya, mahal ang Panginoon. Bigyan mo na ako ng bahay, katulad itong kapitbahay ko sa Redstown. Palapakan natin, mahal ang Panginoon. Hallelujah! Yan ang Diyos. Maghingi ka, huwag mong liitan, lakihan mo. Bakit? Makapangyarihan ang Diyos. Ngayon, huwag kang mamamadali. Iba naman, nanalangin yung kailangan bukas nandiyan na. Marunong ka pa sa Diyos. Minsan matagal eh. Di ba? Minsan mahaba ang process, pero magaganap at magaganap. Amen? The after one week, ba? Umaga-umaga, dumating yung may-ari ng bahay, kapit-bahay niya, na may iwan. Hoy, sister! Ambisyosa! Di mo ba alam, magkano halaga ng bahay ko na yan? 10 milyon? At ibibigay ko lang sa'yo? Nagulat siya, hindi ko naman nakausap to. Hindi ko naman nakausap tong kapit-bahay ko na bakit nagagalit sa akin. Yun pala, nanaginip kinagabihan yung after niya manalangin, after one, nanaginip yung may-ari. Sabi niya, ibigay mo ang bahay mo doon sa may-ari ng kubo. Sabi ng Moses, galit sa langit. Hallelujah! Amen? Kaya galit na galit yung ano. Amen? Hoy! Yung besyosa! Sabi niya, sir, wala po kong hiningi sa inyo. Wala akong sinasabi. Eh, nanaginip ako kagabi. Sabi ng Moses sa langit, ibigay ko na sa'yo. Sabi ko, hindi ko alam yan. Hindi umalis yung ari ng bahay. Umalis. Baka kinagabihan, boses ulit na naginip. Diyos lang usap. Bahay o buhay? Ibig sabihin, kung di mo ibibigay yung bahay mo sa sinasabi kasi na may ari ng kubo, ang buhay mo, kukunin ko. Ano, mamili ka, bahay o buhay? Naku mo, umaga-umaga pa, ang bait, sister, sige na, sa'yo ng bahay ko, lalayas na ako. Palapakan natin, malapay lang. Hallelujah! Jesus is God! Jesus is alive! Jesus is the Almighty God! He's all-powerful! Lahat kaya niyang gawin, maglikod ka lang ng totoo! Kahit hindi mo hanapin ng material, basta nakakalugod ka sa Diyos, kahit ang puso mo, minimiti pala ng puso mo, ibibigay sa'yo ng ating Diyos na buhay. Kaya kuya, ako yung kapatiran natin, 10 million na halaga ng bahay. Mag-isa lang siya. Problema niya ngayon, paano linisin? Diba? Pero nakita natin, ang Diyos napakabait. Pag-alak ka ng Diyos, He will answer your prayers. Diba? Pero naman, hindi ka talaga lugi. Kahit maraming trials dito, kami, nuusin nga kami palagi. Kala ko ba pinagpapala kayo? Minsan mga kamag-anak ko pa eh. Kasi magte-text, kala ko ba pinagpapala kayo? Hindi naintindihan. Akala siguro, pag sinabi natin pinagpapala, nakakamal tayo ng limpak-limpak na salapi. Pag sinabi pinagpapala sa Biblia, matuwid ka ng lilingkod na sa iyo ang banal espiritu ng Diyos, yan ang pinagpapala. Amen? Kung meron ka material, dagdag na pagpapala. Bonus lang yan. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng Biblia, kaso nakatingin sila eh. Nakatingin sila sa material. Kailangan, no? Mayroon kang house and lot. Kailangan mayroon kang bank account. Kailangan mayroon kang kotse.
Napaya siya na lumalaw sa akin. Nakita ko, nakakotse ako, brand new pa. Samantala dati, hindi ako kilala. Magkaanak ko yan, ha? Pero nakakotse ako, halika, pumasok ka. Ha? Hindi na alam, hulugan yun. Pala-pala, diba? Pero pagpapala yan, minsan masakit ang ulo ko, may naningin ng bangko, pero at just at the right time, may dumarating na pagpapala. Ganyan ang Diyos. Amen ba? Sabi ng Pedro, hindi kayo kayo iwanan, hindi kayo kayo pababayaan. Oh, saan ka makakuha ng brand ng sasakyan kung hindi ka pinagpala? Oh, yan, ang to, yan sa Biblia. Basta sumampalataya ka, ang Diyos ay magbibigay sa'yo. Unti-unti. Amen? Ang una kong sasakyan noon, hindi inubo ang tatak, inubo. Kasi pag umaandar, parang inubo eh. Lumang-luma talaga. Talagang old model. Panahon pa yata ni Jaime de la Rosa yun. Nabili lang namin ng magkano lang yun. Wala pa yata ang 50,000. Kaya sabi ko, ang tatak, sabi, anong van mo? Inubo. Bapa, inubo ba? Inubo meron na. Ay, sa akin, inubo eh. Balik ka, sumakay ka. O tama nga, inubo. Parang inubo bago umandar eh. Pag-start mo. Pero ngayon, brand new na. Hallelujah. Jesus is alive. Wala ba ito yung hawak na salapi? Pero God is the greatest provider. Hallelujah! Praise the Lord! Akala mo, milyonaryo, masaya yan? Naku, huwag kayong mainggit. Mga billioner, hindi nakakatulog yan. Huwag kayong mainggit. Di bali na tamang-tama lang buhay mo, mapayapa ka. You can sleep like a baby. Negosyante? Nako. Iba na, dami ng milyonaryo, dami na pakamatay eh. Bakit? Ang daming sakit ang ulo. Ang daming stress. Ang daming sakas ng negosyo. Iwalang Diyos. Pero pag may Diyos ka, kahit marami kang business, hindi mapayapa ka. Bakit? Tutulungan ka ng ating mahal na Panginoon. Balik tayo sa patutuwa, mga pastor. Nakalimutan ko. Di, sabi ng pastor, sige, tinapon yung mga damit nila sa labas eh. Lipat tayo. Lipat tayo. Sabi, Mama dear, paano lilipat? Wala nga tayong kahit piso wala. Paano tililipat? Sabi, sige, tumawag ka ng jeep. Ha? Tumawag ng jeep? May bayad dyan. May dumaan na jeep. Tinawag. Saan pa kayo, sir? Doon kami sa Caloocan. Meron kaming upahan doon. That is by faith. Walang pupuntahan. Kinarga yung gamit. Si Mala Pastor, habang nagbabiyahe, tinabihan ng driver. Nagpatotoo. Sabi, alam mo, ang Diyos napakabait, pinagpala ako. Ganyan, ganyan ka dapat. Walang, walang wala, pinalayas ang salita, pinagpala ako. Ganyan dapat, mananampalataya. Amen? Pinagpala ako, napakabait ng Diyos. Mamaya-maya, iyak na iyak yung driver, iyak na iyak. Sabi niya, alam niyo po, Pastor, dati akong Kristiyano, yung walang tumalikod na ako, hindi na ako naglingkod. Ganun ba? Alam mo, Pastor, may bahay ako sa Caloocan, wala nakatira matagal na. Doon ka na tumira, walang bayad. Jesus is alive. Buhay ang Diyos. He knows everything. Alam niya lahat. Sabi ng Bayon, I will never leave you nor forsake you. Nasawa sila doon, ilang taon sila doon, walang upa-upa. Diba? Ganyan kabait ang Diyos. Pati yung jeep na kanilang tinawag, hindi rin pinabayaran, Pastor. Bilang pasalamat ko sa mga Pinoy dahil nangaral ka sa akin, wala ka ng bayad sa jeep, wala ka ng bayad sa bahay. Aksidente ba yan, no? Pinano ng Diyos yan, bakit? Nanampalataya ka. Napakabait na mga Pinoy, na mahal. Behind the tears, there is a blessing. Pag umiyak ka sa pagpupuri, maraming pagpapala naghihintay sa iyo. Kahit na sinasaktan ka, hinuusig ka ng iba, dinadown ka, magpuri ka lang, bahalang Diyos, pagpapalain ka ng ating malapay. What? Mamala Pastor, nangaral? Attorney Don Jose Montilla. Inulit-ulit ko sa inyo, ito'y mga himala. Ang kinaabutan nyo si Don Jose Montilla, ang kayong opisina noong araw dano sa Sinirama. Alam nyo ba Sinirama? Sino ka alam ng Sinirama? Doon sa Recto. Isa lang taas ng kamay. Hindi niya nabutan Sinirama. Hindi pa Kristiyano. Madalas ako dyan nanonood eh.
Bata pa ako, nanood ako dyan palagi sa sinirama. Opisina niya ay Exodus Mining Corporation, Atorne Don Jose Montilla. Sino ang asawa niya? Kamag-anak ni Marcos. Edralin ang asawa niya. Napakayaman. Maraming company. Pag ang Mercedes, ang sikat na kotse noon, Mercedes-Benz. Pag ang Mercedes-Benz ni Atorne Montilla ay green, green din ang Amerikana. Pag puti ang kulay ng sinakyan ng Mercedes-Benz, puti din ang kanyang coat. Ganun sa kayabang. Ganun sa kayaman at ganun sa kayabang. Nako, isang araw, nagkaroon ng cancer. Nako po. Wala nang kagalingan. Sabi ng doktor, attorney, hanggang dito na lang ang buhay mo. Cancer, hindi gumagaling. Na-meet ate mala pastor. Sabi ng attorney Montilla, Pastor Almeida, kaya mo ba pagalingin ang cancer? Sabi ng mala pastor, hindi ako, si Jesus Christ, kaya ka pagalingin. Alam mo, yung asawa ni Atty. Don Jose Montilla, nauna pang namatay. Kasi nakita niya kanya sa asawa, walang pag-asa sa cancer, nagbaril sa ulo. Patay. Desperada. Kawawa. Kawawa ka talaga pa wala kang Diyos. Kahit na marami kang millions, pag wala kang Diyos, kawawa ka. Pero kahit na simple lang ang buhay mo, pag may Diyos ka, pinagpala ka. Hallelujah! Pakamatay. Nauna pa sa may cancer. Dinag-pray natin mga pastor, nilihans, demonyo ng cancer, lumayas ka sa pala ni Jesus. Be healed in the name of Jesus. Ora mismo, gumaling si Atty. Don Jose Montilla. Nakasama ko, nabutan ko ba yan? Nung nasib ako 1983, kasama namin sa Bible study si Atty. Don Jose Montilla. Ngunit, mahirap na. Kasi for how many years may cancer, ang kanyang millions na ubo sa ospital. Ng ospital na to, puro pera to mukha nito eh. Huh? Pero mo, alam nila wala pag-asa. Pinirahan ng pinirahan, inubos yung million. Wala talaga mahabag. Pero salamat, may Diyos na mahabagin. Atty. Don Jose Montilla, kasama, kasabay ba namin? Natutulog kami sa upuan nung mga bago kami sa pastoral house. Wala kaming kwarto sa pastoral house. Ang aming tulugan saan? Sa mga upuan ng chapel. Doon kami natutulog. Si Atty. Don Jose Montilla, dating mayabang, ngayon, mapagpakumbaba na. Bakit? Pinagaling ng Diyos. Binago ng ating malakay. Katabi namin natutulog sa upuan. Dating Don Jose Montilla. Sabi ni Atty. Di bali na ako'y simple na lang ngayon. Ako naman ay tagalangit. Hallelujah. Kaya pinagpala kayo, minamahal. Gumaling talaga yan. Kasama namin nangangaral. Kasama namin. Pati mga kamag-anak niya na ligtas, na dala sa gawain. Gumaling. Kaya pag pinaghimalaan ka ng Diyos, huwag ka nang tumigil. Sundin mo lahat ang kalooban ng ating malakay. Huwag ka na makalilangan. Ang Diyos sa Biblia, ang Diyos sa Espiritu. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. 1 chapter 4, verse 24. Can you read? I prepare mga singers natin. Ito po sa aklat ni San Juan, kabanatang 4, versikulo 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Palakpakan natin at malapin. Ang Diyos Espiritu. Pag Espiritu, hindi nakikita. Amen? Anong tinuro ng mga reliyon natin? Sino ba nagdala ng reliyon sa bansa natin? Sino ba? Si Miguel Lopez de Legazpi sa Philippine History. Then, Ferdinand Magellan. Masahin niyo ang Philippine History. Sila nagdala dito ng reliyon. May dalang cross at espada. Pag hindi ka naniwala sa cross na dala, pupugutan ka. Dalawang dala. Cross and sword. Kaya mga Pilipino, sa takot, sige na nga, mababautismo na ako sa dala mong reliyon. Walang ebidensya, walang patunay. You read the world history and the Philippine history. Tinakot lang mga Pilipino, kaya naging katoliko. Hindi paninira yan. That is true. Pag-ising natin, katoliko na tayo, reliyoso na tayo. Hanggang ngayon,
Magellan was instrument of Satan to deceive the Filipino and all over the world. Hindi kami sabi niya. Kaya si Rizal, pinatay ng mga Kastila si Rizal eh. Rizal kasi matalino eh. Nagbabasa ng Biblia. If you read the Bible, you will become wise unto salvation. Amen? Sabi ni Rizal, kahit lahat ng dagat sa Pasipiko, gawing bindeta, hindi mababago ang tao. Galit na galit yung mga praile, Spanish. Yung pinatay si Rizal. Totoo kasi sinasabi ni Rizal. Kaya sa, basahin niyo El Filibusterismo, No Limit Tangere. Ito si Padre Damaso. Mga babae, ang daming babae, Padre Damaso. Pero mong galing mangaral, puro pandaraya lamang. Kaya, nung tayo'y nakarating dito, pinagpala ka. Hallelujah. No religion can save anybody from the fires of hell. Hindi ako may sabi. Biblia. Susunod, basahin natin. James 1, verse 27. Hindi natin basahin na yun. Susunod, basahin natin. Wala tayong oras. Walang reliyon makaligtas sa tao. No religion. Sabi ng Apelon, ako ang daan, ako ang buhay, at ako ang katotohanan. Walang makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. You need the Spirit of Jesus Christ. Kailangan mabago ka. Kailangan ma-ebidensya ang paglilingkod mo para malaman mo na nandun ka na sa tamang daan, katotohanan. As a result, inatake yung mga religious leaders, pinatay. Kasi na-booking sila eh. Ha? Kasi Raha Humamon yan, sa Philippine history, nadaya rin na Magellan. Binotis mo si Raha, the first Filipino who was baptized by Magellan was Raha Humamon. Basahin mo sa Philippine history. Kaya tayo, eh, siyempre, Raha yun, hari yun. Lahat ng sakupan, o bautismo kayo ha, kung hindi, patay kayo. Kaya pagising ng mga anak, pagkamulat natin, ito na ang katotohanan. Pero, deception. Salamat, mayroong ebanghelyo ng kaligtasan na pinangaral sa atin. We have been set free from the bondage of religion. You read the Bible, religion is the instrument of Satan to destroy the lives of man all over the world. Susunod, babasahin natin yan. Kaya huwag ka talaga mahinayang kahit gaano pa kamahal yan mga ribulto mo, ibigay mo sa Diyos. I-surrender mo. Bakit? Walang katotohanan yan. Puro daya lahat yan. Hallelujah! Praise the Lord! Ang Diyos Espiritu at ang sa Kanya is nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Diba? Ang Diyos hindi nakikita Espiritu. Kaya tayo, nakita niyo, wala tayong Diyos-Diyosan dito. Bakit? Jesus is alive. Espiritu. Buhay. Marami nakakita dito mga anghel. Ang dami. Nung nakaraan ng pandemic, ang dami anghel dito lumilipan. Nakita lang kapatiran natin. Patunay yan na tayo ay totoong nagpupuri sa ating mga kapatid. Wala na tayong oras, minamahal. Sa sunod, basahin natin, religion is instrument. Kawawa ang mga tao. Napakakawawa. Napakakawawa. Salamat sa mga Panginoon. Pag nakarating ka dito, ibig sabihin, pinili ka talaga ng ating mga Panginoon. Kaya, gusto mo ng tagumpay, pagpapala, nandito. Nandito lahat sa ating mga Panginoon. Maglingkod ka ng totoo. Anong utos gawin mo? Panalangin mo, pakikinggan. Pagpapala, madali lang yan. Palapagan natin ang mga Panginoon. Amen? Unahin mo lang sa Biblia, but seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Unahin mo kayang kaharian. Makishare ka sa gospel. Pag may krusada, pag may Bible study, magshare ka. Amen? If you have the capacity to help, nasa Biblia nakasulat, babasahin natin. You have the capacity, gamitin mo para sa kingdom. Para marami maligtas. Lalo kang pagpapalain. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen?
Pero tinago mo ang pagpapala mo, sinarili mo. Malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil we are called by God not only to be saved, but to save others. Hindi lamang maligtas ka, kailangan iligtas mo ang iba. Hindi mo naman kaya mag-ayunin, hindi mo kaya magpuri araw at gabi, hindi mo kaya manalangin. You support the church of Jesus Christ. Amen? Bakit nakarating yung Ebanghelyo sa atin? The gospel, saan galing ang gospel? Sa Israel, then America, then Philippines. Makakarating ba yung mga missionary American people dito sa atin without money? Hindi sila makakarating. Salamat sa maraming nagbigay doon at nakarating sa atin at tayo nakarinig ng gospel at tayo naligtas. Hindi ang Diyos maghuhulog ng blessing galing sa langit. Ang mga taong may takot sa Diyos, ikaw ang sasabihan ng Diyos. Anak, magpagamit ka. You support. Ganyan po sa banal na kasulatan. Pero pag nakinig ka, isang araw, ibibless ka ng husto ng ating malapit. Habang tayo umawit, puri natin malapit. Hindi natin natapos sa ating relent. Inamahal, tuloy natin sa sunod na gawain. Hallelujah. Habang inawit natin, great is your mercy. Sa mga baguhan, mahal kayo na ating malapit. Ibig kayo na ating malapit. Jesus, lumapit kayo sa Kanya. Paglingkuran niyo siya. Pagsisihan natin ating mga kasalanan. At tanggapin natin sa mga baguhan. Ate, malapin Jesus. Siya lamang ang isang tagapagligtas.
in the name of Jesus.
Palakpakan natin at yung malapit. Magpunit tayo lahat. Sa Diyos na buhay, Jesus Christ, the only true God and eternal life. Wala na ibang Diyos sa Biblia, Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Pinagpala ka. Nandito ka sa tunay na gawain ng ating mga Panginoon. Pagkatapos sa mga pagluha mo, maraming tagumpay naghihintay sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Huwag kang titigil. Ang tingin mo ang mga pangako ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! God answers your prayer. Ang Diyos nakikinig sa mga panalangin at sa tumutugon. Kaya ang Diyos dito, buhay ng Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Isin mo na mga pagsubok. Sa dulo, maraming pagpapala. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, my Jesus. Thank you, Lord, your goodness of God. Hallelujah! Hallelujah! Mga baguhay, kayo na nakadalo, pinagpala kayo. Hindi kayo may gusto, kaya kayo nandito. Mahala pa yung Jesus ang dala sa inyo dito. Gusto mo maligtas sa imperno? Gusto maligtas sa gera? Anytime now, the war will explode. Nakasulat sa Biblia. At nangyayari na ngayon. Kahit anong oras ngayon, magsimula ang digmaan. Pero pag nandito ka sa gawain ng Diyos, hindi ka masasaktan. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng hula sa Biblia ng mundo magwawakas at babalik na mahalapin nun, nangyayari na lahat. Kaya pinagpala ka na nakarating ka dito. Ibig sabihin, pinili ka ng Diyos para magmana ng buhay na wala hanggan sa langit. Because the earth will be destroyed by fire. Written in the Word of God, wawasakin ang mundo na ito sa magitan ng apoy. Anong klaseng apoy? Apoy ng mga nuclear warheads. Hindi mabinay sa Biblia kung anong gagamitin. Pero yan ang mayayari. Mawawasak ang mundo because of that. Nuclear warheads that are ready to explode anytime today. But before that happens, the church will be ruptured. Bago mangyari yan, ang iglesia na totoo, kukunin at magmamana ng buhay na wala hanggan. Sa mga baguhan, gusto maligtas sa gera, gusto maligtas sa COVID, Omicron, lahat na ng virus, ipakalat sa mundo, kaya kailigtas ng Diyos. Una mong gagawin para maligtas ka, first is believe the gospel of Jesus Christ. Pag sinabi ang Ebanghelyo, mabuting balita. Sa mundo ngayon, puro masamang balita eh. Diba? Gospel, mabuting balita. Na si Jesus Christ, Diyos na Ama sa langit, nagkatawang tao, si Jesus Christ. Namatay sa krus ni libing at muling nabuhay para iligtas ka. Kayang dugo na banal na buo sa krus, yan ang naglinis sa ating kasalanan. That is the gospel of Jesus Christ. Pag naniwala ka dyan, yan ang unang hakbang sa kaligtasan mo. Then, ikalawa, pagsisisi. Kailangan tayo magsisi. Dahil tayo pinanganak ng makasalanan, kailangan magsisi ka. Patawarin mo kung malapin. No? Layuan mo ng kasalanan. Ang pagsisisi kasi ay paghiwalay sa kasalanan. Yan, ikalawa. Ikatatlo, pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mark chapter 16, verse 15. Humayo kayo, ipangalan ng Ebanghelyo, ang maniwala at magbabautismo maliligtas. Ang hindi ay parurusahan. Ha? Ang tinuro sa ating marilyon, winisikan lang tayo sa mukha, bautismo na rin yun. Daya na naman.
Sa Biblia, ang bautismo, inubog sa tubig. Kasi yung tubig, simbolo ng dugo ni Jesus Christ na buo sa cross. Hallelujah. Then, nakaapat, receive the Holy Spirit. Pag naramdaman ang Holy Spirit, you will tremble, manginig ka, iyak ka, umiyak ka. That is the touch of the Holy Spirit. Bisabing pumapasok sa puso mo. Lahat na natumanggap sa Marapino, naiwala sa gospel, you have already received the Spirit of Jesus Christ. Hallelujah. Tagapin, sumunod kayo sa manalangin sa mga webcast viewers na gusto tumanggap sa mga bisita nandito. Sundin yung panalangin na galing sa puso ninyo. Dakilang Ama sa langit. Ako po ay naniwala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ngunit ikaw ay naging tao, ang aming Malapilisos. Nabayubay sa krus na Kalbaryo ni Libeng ay yung dugo na banal na buhos para sa akin at ikaw ay nabuhay mag-uli para sa akin. Malapilisos, naniniwala ko sa iyo na ikaw ang aking tagapagligtas. Patawarin mo ko, Malapilisos, sa lahat na gawa kong kasalanan. Mula pa na ako isilang hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon, Malapilisos, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po kong tunay na Kristiyano, isa na sa puso, sa gawa, katotohanan. Tagapagmana ng buhay na wala hanggan sa langit. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon, ito ang aking samot na langin. Amen and amen and amen. Opo, Malapin Jesus, unang dalayan namin ginagala, Malapastor, at tumagap sa inyo sa hapong ito, patawarin ko ng mga kasalanan, Malapin. Iligtas nyo po sila, sampo ilang mga mahal sa buhay. Isulat nyo po ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin nyo po silang tunay na Kristiyano, isano sa puso sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggang sa langit. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus we pray. Amen and amen and amen. Mahal, lahat na may sakit, ilagay yung kamay sa ulo. Lahat na may sakit. Kahit mga nanonood sa mga bahay, kahit anong kasakit yan, kaya ka pagalingin. Ngayon din, kaya ka pagalingin ng Diyos. Jesus is the greatest healer. Manampalataya ka, kaya ka pagalingin. Naghihirap ka, kaya ka iahon ng Diyos. Manampalataya ka. Ang walang sakit, tatas ng dalawang kamay. Ang may sakit, ipatong yung kamay sa ulo. Manalangin tayo. So, unang dalangin nating inagalang, mga pastor. Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapahirin sa lahat. Aming Christ, pinupulit siya na samba magpakailan pa man. Hallelujah, mga Pinom. Pagaling mo lahat ng sakit sa araw na ito, mga problema, lumaranas sa mga pagsubok sa pananalapi. Bless them, O Lord. Heal the sick and diseases. In Jesus' name. In Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Sickness, be healed. Amin na ito sa lahat ng demonyo mga sakit. Cancer, leukemia, COVID. Lumayas ka ngayon din. Talak ng Diyos. In Jesus' name. Kidney disease, UTI, lagnat, ubo sipon. I command you in Jesus' name. Kasal, kasal, right now. In the channel of God, in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed. In Jesus' name. Problem be solved. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Naniwala ba kayo magaling na kayo? Niwala ba kayo pinagpala kayo? Tas ang kamay naniwala. Tinanggap mo na. Hallelujah. Praise the Lord. Sinigaw tayo malakas at tumisa sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, mga mahal. Makabalik muna kayo sa inyong mga buwan. Meron tayong kaunting announcement lang, mga mahal, bago tayo dumako sa ating pansamantalang paghiwalay. Meron po tayong special offering. Kasi yung fasting house po natin doon, fasting house ng mga sister, yung bahay na pag-ayuno ay maliit na po. Dumadami po yung nag-ayuno. Kaya kailangan natin extend. Mahal, oh? Kailangan natin palakihin. So, ginagawa na po natin yan. Wala tayong hawak na finances nakaramang araw, kaya nag-utang tayo sa hardware. May muti lang, may hardware dyan na nagpapautang sa atin. Kaibigan natin, beloved brother Mary, yata yun, doon. Pinapautang tayo. Kung kailangan, magbayad na rin tayo. Siyempre, naroon ang utang, dapat bayaran, di ba? Ang utang natin is 25,730. Sabi, sa Lunes po, nakaraan pang araw, inutang natin, kasi pinayos natin fasting house. Sabi, bukas, babayaran natin. So, we need 25,730. Babayaran po yan bukas. So, inamahan, magkalo po tayo, special offering. Hindi po yan pilitan. Sino lang may extra blessing, magkalo po kayo. And God will bring it back to you 1,000 times over. I believe, naiwala ko, lahat ibibigay nyo ngayon, extra blessing, ibabalik sa inyo ng Diyos na maraming beses. Hallelujah! Praise the Lord! Subok yan, subok yan. Subok yan.
Ando kami sa Montalban, may kapatiran, tinanggal sa trabaho. Inandun tayo, sabi ko, magbigay kayo. Nagbigay siya. Last money niya, binigay niya lahat. Linggo yun. Kinabukasan, sabi niya sa akin, tumawag yung kumpanya ng tanggal sa akin, pinabalik ako bigla sa trabaho. Ganyan ang Diyos. Amen? Alam mo, pagbibigay, puro pananampalataya lahat yan. Utos ng Diyos yan. Kanina, nabigay tayo ng special law, tithing tithes and offering. Yung 10% natin, an offering, hindi sa atin yan, sabi ni Biblia. May kabahagi ang Diyos sa ating mga pinagpagalan. Ganun yan. Ang Diyos nabigay sa atin ng lakas, buhay. So, we have to worship and give Him honor and respect through giving the tithes and offering. Kanina. Ito naman, special offering para sa fasting house. Kasi yung tithes and offering, ginagamit yan sa mga workers, sa mga Bible study, sa mga bills dito. Na? Ginagamit yan ng mga bills. Magkanong kuryente natin ngayon? Yung nakaraan, sinisingil ito ni Meralco is 90,000. Sabi ko, magreklamo kayo, masyadong mataas yan. Ginawang 89,000. Sabi ko, mababa, mataas pa rin yan. Ginawang sa 1,000. Ano ba itong Meralco na to? Ano ba kayo? Ay, magreklamo kayo eh. Ginawa na lang, 70,000. Ay, nakonsensya siguro. Naku, kinasuhan pa tayo. Ginalaw-law natin yung meter nila. Kaya, dinidemanda tayo ng 150,000 bayaran natin. Sabi ko, ano ka? Ano, pinupulot kami ang pera dito? Nagreklamo ulit tayo. Ayun. Sige, mag-usap daw kami. Ano 150? Hirap na kayo magbayad ng 70,000. 150, sisingilin nyo kami. Dahil daw, ginalaw namin. Sino nagalaw dyan? Baka tao yung nagalaw dyan. Malay namin dyan. Yeah? Ano, may mga tao talaga ano? May mga tao talaga mga nag-abuse, di ba? Sa kapwa. Ayaman na nga. Ayaman nyo na. Yung mga nagpupuri sa malapin, gusto nyo pang isahan? Huwag kayong ganyan. Pag nagalit ang Diyos sa inyo, aywan ko lang. Saan kayo pupulutin? Ayun naman, nabigay tayo para sa fasting house. We'll be paying tomorrow for 25,730. Hindi po yung pilitan. If you have the extra money, God will bring it back to you na maraming paraan, sa maraming beses. Kaya huwag po tayo magsawa, gumawa para sa gawain ng malapit noon. Beloved, Brother Remigio Herrera, sa ating special offering, kindly. Naman, meron pa tayong offering kulot yan. Hindi po yan pilitan, that is voluntary. Pero pag mahal mo ang Diyos, na mahal, you give the best para sa Kanya. Amen. God bless you po, beloved OP. Upo, dakilang Diyos, pagpala namin lahat, aming pinakamamalapang Jesus. Sa unat na langin na aming beloved Pastor Luis Strada Almeida, maraming salamat po, mahal po sa lahat na pagpala at biyaya, patuloy mo ipinakalap sa bahat sa amin. At sa mga oras na ito na aming ipagalap ng special offering, patuloy mo itong basbasaan lang isan ang bawat kamay na makakalob upang patuloy na magamit sa banal na pangailangan ng banal iglesia at ibalik niyo po ito higit sa aming mga inaasahan. Patuloy po magpalain ng iyong anak sa pangalan Jesus. Ito po aming samot panalangin sa matamis magpapalain pangalan Jesus. Amen, amen. Sa kawalan pagpapala mo'y kalagintaan di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi di matitinag sa pagsubo ang pagsama mo'y tiyak at lumos di mapipigil sa pag-amin pagkat ikaw ay mabuti pagkat ikaw pa biyaya mo'y sagana tumabang sapat na naligit pa sapat na sa lahat kong pangangailangan higit pa sa lahat kong inasahan wala nang mahinig pa pagkat ikay sapat na ikay sapat na naligit pa. Pagpapala mo'y laging daan di matatakot sa pangamin
Diyos po ang magpala sa inyo. Balik sa inyo maraming beses ay pinagkaloob para sa gawain natin, mga Panginoon. Minamahal, tuloy-tuloy po ating panagsamba. So Wednesday, dito po tayo, 1 o'clock at 5 o'clock. Friday, overnight prayer, 10 p.m. to 3 a.m. kinabukasan, minamahal. Then Sunday, dito po tayo, 9 o'clock. Pag walang mabigat at dahilan, huwag po kayo absent, minamahal. Utos sa Biblia, lagi kang sasamba. Babalik ang malapit ni Jesus, panahon ng panambahan. Nakasulat sa Biblia. Ay kung walang mabigat at dahilan, huwag ka talaga umabsent. Dahil yan ang utos sa malapit nun. Titigil lamang tayo sa pagtitipon pag nasalangin na tayo. Habang nandito tayo, pupunta tayo dahil dito tayo nililinis ng dugo ng ating malapit nun. Ating live streaming, tuloy-tuloy po yan, every Wednesday, Sunday, and Friday. Kunin naman po yun, tumako dito sa ating paghiwalay. Tumayo na po tayo, mahal, sa ating panalalangin, sa ating pansamantala paghiwalay. Beloved Brother Romy Villamor, tawagan po natin sa ating closing prayer. Hallelujah. God bless you po, beloved O.P. Fred Diasis. Tayo po yung manalangin sa ating pagtatapos. Upo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga banal. Maraming salamat po, mahal Panginoon, sa tagumpay na pinagkaloob mo sa araw na ito, mahal Panginoon. At maraming salamat din po, mahal Panginoon, sa paglangis sa mga makalangit na awitin sa joyful songs, solemn songs, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa mga buhay na patutuo at sa pagbibigay na siyang susi ng pagpapala, mahal Panginoon. At sa mga awitin ng Youth and Jesus Finest Generation Choir, mahal Panginoon. Maraming salamat po, mahal Panginoon. At sa pagkilos ng iyong banal espiritu na siyang kalakasan namin sa paglilingkod sa iyo at sa banal na salita na iyong dinala, mahal Panginoon, ng aming mga ngaral sa linggong ito, mahal Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal Panginoon, kung paano mo kong iningatan. Ganun po, mahal Panginoon, ibalik mo kami sa aming kanya-kanyang tahanan na ligtas. Itong aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. I love you so much, mahal. Oh, there's Jesus. Love you more.